Francis Leo Marcos, or kilala sa pangalang Norman Mangusin or Kulao, ang tawag nila dyan sa kay ano eh, kay FLM. Oh, yan, maraming tawag sa kanya pero hindi ko alam kung ano yung totoong pangalan. Sabi nila, Norman Mangusin daw talaga yan kasi may kumakalat na NBA clearance niya na yun talaga ang pangalan niya. Hindi ko lang alam kung paninira yun kasi gwapo naman to. Aba, natakot daw kay Diwata. Nako, may nagtanong lang naman sa kanya. Aba, pikon din to. Eh, mukhang hindi na itutuloy ni Francis Leo Marcos yung pinagyayabang niyang libreng parisan kasi malabo talaga yung mangyari. Walang ganong mangyari. Kung tutulong ka sa tao, lahat ng mga pagtulong, kahit sinong mayan, may limit yan. Pero kung magtayo ka ng libreng parisan, only, walang limit yun. Aba, isang araw pa lang, gulo na yan. Eh ngayon, inatakot daw to kay Diwata kasi bali-balita, kinasuhan daw ito pero hindi pa confirm yun ha. Kasi may mga ano nito, may mga sinasabing gumagamit daw ng ganito si Diwata. Oo, nilait, palaging nilait kung ano-anong mga sinabi na wala namang katotohanan at wala siyang ebidensya na gumagamit daw ng pulburon si Diwata. Ngayon may nagtanong lang dito. Ang sabi oh, natakot ka na ba kay Diwata kasi ide-demanda ka na? Aba, pikon! Iiyak na yan! Iiyak na yan. Ang hilig-hilig mo kasing gumawa ng kwento mula pa noong pandemic hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Kaya yung matatagal, yung mga matatagal sa kanya nung mga kasamahan namin noon, wala na. Kilala na siya. Yung mga nakasupport ngayon, ngayong bago yan, na hindi pa siya masyadong kilala. So, ingat-ingat kayo dyan. Paalala, ingat-ingat kayo dyan. At maganda, bago kayo magtiwala sa isang tao, alamin nyo muna anong totoong pangalan, bakit nakulong, sino yung mga magulang neto, nasaan yung mga staff niya dati, at ano yung mga sinasabi ng staff niya ngayon na may mga ginagawang maganda o di maganda. Guwapo kasi, no? Puro panlalait yan eh. Tapos, yung makalait kay Diwata, eh mas maputi pa nga si Diwata kaysa ng uso mo eh. Diba? May ligman lait eh. Ah, paalala sa, baka may makapanood po dyan na ano ha, na mga supporters ni Francis Leo Marcos o aka Norman Mangusin or FLM or kung ano man yan, or kabayo or orang, bakit ano, kahit ano, payuhan nyo po yung idol nyo. Ha? Payuhan nyo po na bumili ng salamin. Salamin, salamin. Tsaka punasan niya. Kailangan makita niya yung itsura niya. Kasi pag nakabili ng salamin yan, sigurado ako, yung makikita niya sa salamin, lalaitin din niya yan. Oo, sigurado ako niyan. Pag humarap sa salamin yan, mumurahin niya yung makikita niya doon. Kasi yan yung nakikita natin sa kanya, mumurahin niya yun at lalaitin ng lalaitin niya yun. No, kasi yung sa salamin na yun, at siya, mas gwapo siya kumpara doon sa salamin na yun. Oo, mas maganda, payuhan niyo po. Kasi baka walang salamin kasi sa kanila eh. Matunto siyang humarap sa salamin. Kasi every live stream niyan, puro panlalait ang lumalabas sa bunganga. Pati kay Diwata. Tapos puro kasinungalingan, kayabangan ang lumalabas sa bunganga niya. Bistado naman palagi na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Ay sus talaga. Ang galing ng idol niyo. Diba? Ang gwapo ng idol niyo. Yun lang. Yun lang po ang may papayo ko. Kasi yung libreng parisan, wala na. Malabo na yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit yun. Kaya, yun na lang po. Bumili siya ng salamin. Payuhan nyo. Or mag-sponsor kayo ng salamin para sa kanya. Yung malaki na, sponsoran nyo po ng salamin. Kawawa naman po. Baka may nahirapan na po itong bumili ng salamin. Tingnan mo, pag nagla-live, walang pambiling tripod. Nahirapan mag-live. Sus, kawawa naman. Mag-sponsor kayo. Yung mga OFW na naniniwala pa rin sa kanya. Sus talaga. Talaga naman. Norman Mangusin, ang gwapo mo. Utot mo, blue.